Online sa Hotline. Online sa Hotline. Sa aton galinya, Vice Mayor Elsin Familiaran. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Si Action Brian Morden. Yan, Action Brian. May umaga. Good sa listeners and viewers. Aha. Salamat, good sir. So, time pag-intindi naman si Madam Pausi, amo nang mag-bulos sa yasininga amay. Anong sit-up sina, sir? Ora mismo, matambong siya sa regular session or dapat masulat pa siya sa IMO? Anong sistema, sir? Well, honestly, why did ya problema sa ako ni Action Brian? No? Mm-hmm. As long as undun ka ang process, wala pa ko kabaton isang copy from DILG. I see. Mm-hmm. So anytime, why ko kabaton, wala ko kabalo kung ano ang order, kung effective immediately, mm-hmm. effective kung ano ang pizza. Aha. So wala man siya nag-communicate sa akon. Mm-hmm. And ang akon niya advice sa iya, kung ara niya, i-prepare niya ang via oath of office. Mm-hmm. Ang opisina ya anytime lang na dapon ara ng order from DILG, mm-hmm. then ang office yan anytime ara na da, may mga turn over kita ng mga equipments and government property sa iya eh. Oho, last been again sa committee ba nga para sa iya sir ano? Oho. Mm-hmm. Ang committees nga i-handle ya depende na sa siyang gunian. Oho. Hindi ko ya ka as always, Action Brian, hindi ko yung mag-preempt siyang decision, siyang konseho. Mm-hmm. Kaya ang konseho, collective na mga body. Yes. Mm-hmm. Si Vice Mayor, presiding officer lang ko dahil. Yes. Kung may tayo, yung dira ko yung ma-intry. Uh-huh. Kung wala tayo, tihipos ko. Galing kiti, sabad, siyang nagligad pa man ito nga si Mana, pero hasta subong daw, siya mismo, why man communicate, sir, no? Ang itong hambalo-bago lang. Uh-huh. Well, nanawag ko siya DILG yesterday and sila wala man kape. Away man sila man kape. okay. So, galiti. Anyway, sulat-tulaton ta na lang. No? Kaya mo nang information, gin mo. Kaya ti, kami personally nagpakingangot, mangkuntani si Yati, hindi man malabot. So, sa imo na lang kami direkta nga magtawag kay pag-abinamon gani. Siyempre, dapat ang office of vice mayor kag ang konsiho makabaton ginyasang tawag sina resolution or anong directive halin sa DILG ano, so it maybe kung buwas ara siya be counts I advise welcome gid ano basta may papel sa kadala. I'm attend sa session so uh-huh. I don't think so. And ethical na attend sa session. wala kami copy from kung halin lang siya iya ang copy rin din man pero right no. Mm-hmm. Abi ko basi may bitin so I don't think siguro ma-attend siya sila na wala man siya very... at mo to sa DILG Action Brian. Mm-hmm. Wala pa man sila copy yan eh man no? Virtual pa man ka mag-yapon sir no virtual no ako willing na kuya mag face to face but then may mga request ayo ang sanggunian until the end of the month. So, liton ko Action Bright, yes. Collegial body ng isang gunian. Mm-hmm. Hindi ko na ka-impose sa ila siyang akon uses. Sige, amo mala ng amon, sir, yung pakingangot sa imo. Anyway, sa mga ayaw na lang ko dahin, sir, sa imo nga advice dugang daw ang DOH Region 6. Gin-classify kita sa alert level number 1, which is the economic information. But nag-base kita gyapon sa National IETF. Sir, ano? Correct na Action Brian, ang placing our city under alert level 1 region ina nga ko ano assessment. So ina gani confusing man ako kon ang aton constituents nagabasa sa mga guideline. Pagkakita ya sinabasi sundon nga bala gani man no, no? We are still under alert level 2. Yes, national kay, ang aton niya basis ang aton ginafollow ang iya sa national ID. Aha. So ang for the public to know every 15 every 2 weeks eh. So 15 30 of the month. Damo na ano. So gusto klarohon ta lang alert level number 2 gyapon ha. Amo nang aton klarohon kod gibasi confusing gid man mo.
ang katabo karon diri sa siyudad sa Bacolod. Sige. Vice, amo malang amon. Salamat sa serbisyo. Good morning. God bless, Vice. Yes, action by Halong Gate, more power sa inyong program. Yes, sir. Action Hotline!